Madam Kilay, ni Rilk si Diwata. Guys, ko lang to. Opinion ko lang to, mga chaps, ha? Kanya-kanya tayo ng opinion. Oko sa'yo, te. Maglagay ka ng ano. Nakatanggap ng Real Talk galing kay Madam Kilay si Diwata matapos niyang mapanood ang pagtataray nito sa mga customers na nais magpa-picture sa kanya. Maraming netizens nga ngayon ang nakakapansin sa pagbabago umano ng ugali ni Diwata. Ang dati umanong idol nila na napaka-humble ay ngayon tila tumaas na umano masyado ang tingin sa sarili. Dahil napapansin na nga nila na madalas ang pagkairita nito kapag may nagpapa-picture na customer sa kanya. Mas binibigyan daw niya ng pansin ang mga sikat na personalidad na nakakatulong sa kanya. At nakalimutan na niya ang mga totoong nagpaangat sa kanyang buhay at ito nga ang mga solid customer niya sa kanyang pares. Isang nasa solid supporter ni Diwata ang nagsalita kamakailan lamang dahil sa ginawa nitong pagre-report sa kanya. Ito nga ay si Blackberde. Hindi pa nga kumpirmado kung si Diwata talaga ang nag-report sa social media account nito, ngunit kung mapapansin nga ay talagang sumama ang loob ni Blackberde kay Diwata. Aniya, mabait ako Diwata. Ipinagtanggol kita, pero nireport ako. Kaya ganoon na lamang daw niya iba si Diwata dahil malaki daw ang galit niya sa mga member nito. Ayon pa nga rito ay kala daw ng mga tao ay mabuti si Diwata, ngunit hindi raw dahil lumalaban siya ng pasikreto. Ngunit bakit nga ba ni-real talk ni Madam Kilay si Diwata? Usap-usapan nga ngayon ang latest video ni Madam Kilay sa kanyang social media account. Aniya, real talk, ano masasabi ko sa issue ni Diwata? Makinig ka. Ani Madam Kilay ay naiintindihan daw niya ang pagod ni Diwata lalo na sa kanyang business. Nagbigay nga ng advice si Madam Kilay kay Diwata. Aniya, kung ako sa'yo te, maglagay ka ng limit dyan sa paresan. At may binanggit pa nga si Madam Kilay na nagbigay daw ng opisina kay Diwata. Kaya sinabihan nga niya ito na ilapit na lang daw niya ang kanyang paresan sa kanyang opisina para may limit na daw siya sa mga nagpapa-picture sa kanya. Maglaan din daw sana ng schedule si Diwata sa mga nagpapa-picture sa kanya dahil public figure na siya ngayon at hindi na iyon maiiwasan. Ayusin mo yung lugar mo, lagyan mo sila ng limit, harangan mo. May pera naman na daw si Diwata kaya kayang-kaya niyang gawin iyon para din sa kanya. Ayon pa nga kay Madam Kilay ay kung sino daw ang mga nagpasikat kay Diwata ng mga supporters at mga vloggers ay sila rin daw ang magpapabagsak sa kanya. Dahil hahanapan at hahanapan din daw siya ng butas at mali. Maging ang pagpunta din ng mga sikat na vlogger kay Diwata ay ni-real talk din ni Madam Kilay. Aniya, yung mga sikat na vloggers na yan, give and take kasi, kaya ka pinupuntahan ng mga yan kasi nakikisabay sa ingay mo. Ayon pa nga kay Madam Kilay ay mas aasikasuhin daw talaga ni Diwata ang mga bigating celebrity dahil mga sikat daw iyon kaysa sa mga normal na customer lamang. Maraming netizens nga ang talagang sumang-ayon sa mga real talk na ito ni Madam Kilay. Ang praktikal at smart ang advice ni Madam. Tama ka Madam Chaps, Madam Kilay. Mas dadami basher niya pag ganyan attitude niya eh. Very well said, Madam Kilay. Diwata Pares Overload official account, makinig ka kay Madam. Agree ako sa'yo, Madam. Real talk kasi sikat na siya. Totoo nakakapagod yung business niya. Kaso simula nang nakatanggap na siya ng maraming blessing, medyo na iba yung ugali niya. Dapat hindi siya magbago ng pakikitungo sa kapwa mo para hindi ka binabash. Makitungo ka ng maayos dahil sa huli hahanapan ka ng mali.